Hello mga ka-MV! Ngayon ay isa na namang kwentong pag-ibig ang ibabahagi ko sa inyo na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang In the Name of Love. Isang binata ay mabibilanggo dahil sa pagtatanggol sa kanyang nobya at nasira ang mga pangarap nito para sa kanyang pamilya. Isang bagay naman ang ginawa ng dalaga para mailigtas ito sa pagkakakulong. Ang pakasalan ang kapatid ng lalaking kanyang binawian ng buhay. Sa ganoong paraan ng dalaga, mapapatawad pa kaya siya ng kanyang nobyo? O tuluyan na ngang mahulog ang loob niya sa lalaking pinakasalan? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang pag-ibig ay nabubuhay sa sakripisyo at lumalago sa pagbibigay. Kung walang sakripisyo, walang pag-ibig. Ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa pagbibigay at pagsasakripisyo. If you love it, just give and sacrifice para sa taong minamahal mo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Tara at samahan niyo po muli akong pakinggan ang ating kwentong pag-ibig. Kung hindi lang tumawag sa opisina kaninang umaga, ang kasintahang si Daniel at nagsabing dadalaw ngayong gabi, ay gusto na sanang matulog ni Liza. Actually, ay hindi pa naman siya inaantok. Kaya lang, wala naman siyang magawa na. Wala naman siyang magustuhang palabas sa TV. At wala rin siyang hilig sa mga social medias. Si Catherine, nakasama niya sa apartment na yon, ang hindi yata nagsasawa. Araw-araw na lang itong nagsa-cellphone at ginagabi sa pagtulog. Bago matulog ay nakakatapos ito ng ilang palabas sa Netflix. Hayun nga at prenteng-prente sa pagkakaupo at pagpanood. Sinulyapan niya ang orasan sa dingding. 10 minutes to 8. Nag-inat siya. Gusto na talaga niyang humiga. Tumayo si Catherine at tinungo ang mesang kainan. At dala pa rin ito ang kanyang cellphone. Nagsali ng tubig sa baso at ininom. Pabalik na uli ito sa sofa nang makarinig sila ng ugong ng humintong sasakyan sa harap bahay. Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng ingay. Tinungo ni Catherine ang bintana at bahagyang hinawi ang kortina. Sumilip upang sinuhin ang dumating. Nako, hindi si Daniel. Sabi nitong nakalingon sa kanya at bahagyang nakangiti. Problema ang dumating. Umasim ang mukha niya. Alam na niya kung sino ang problema na tinutukoy ni Catherine. Balak na sana niyang tumakbo patungo sa kwarto niya at magdahilan na masama ang katawan, pero nabuksan na ng kaibigan ang pinto. Bumungad na roon si James. Nakita na agad siya nito. Magandang gabi sa inyong dalawang parehong magaganda. Nakangiting bati nito sa kanilang dalawa. Tuloy-tuloy na ito sa loob kahit hindi pa inaanyayahan ni Catherine na pumasok. May bit-bit itong isang kahon ng pizza na inilapag sa center table. Guwapong-guwapo ito sa suot na maong na itim, nahapit at kamisetang puti nahapit din sa katawan. Nakatuck-in yon. At pinatungan ng itim na leather jacket na bahagya lang naka-zipper. Basa ng gel ang mga kahabaan at makakapal na buhok nito. Langhap agad niya ang mabangong amoy ng mamahaling pabangong panlalaki na gamit nito. Upo! Nakangiting anyaya niya sa lalaki na agad namang naupo sa saluhang silyang katabi ng inuupuan niya. Nako, maiwan ko na kayong dalawa dyan at papasok na ako. Pagpapaalam ni Catherine. Teka, pigil ni James. Magdala ka nitong pizza sa kwarto mo. Kakakain lang namin ni Liza, no? Tirhan niyo na lang ako at sa umaga ko na lang kakainin kahit malamig.
Pagkasabi nun ay kumaway pa si Catherine bago nagmamadali nang pumasok ng kanyang kwarto. Bumaling sa kanya si James. Oh, kumusta ang maghapon mo? Okay naman. Hindi ka ba pinagod ni Kuya? Tanong uli nito na ang tinutukoy ay ang nakakatandang kapatid na si Enrique. Na boss naman niya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Sekretarya siya ni Enrique. Maghapong wala ang kuya mo, nasa Bulacan at may kinausap na kliyente na magpapatayo yata ng mall doon. Nakangiting tumangot-tango si James. Teka lang, kukuha ko ng soft drinks para dyan sa pizza. Umakma siyang tatayo pero pinigil siya ng lalaki. Sandali at may ibibigay lang ako sa'yo. May dinukot si James sa bulsa ng jacket. Isang maliit na box ang inilabas nito na agad nagpakaba sa kanya. Para sa'yo. Sabi nitong nakatitig sa kanya habang inaabot ang kahon. Ano yan? Tanong niyang nakatingin lang sa inaabot ng lalaki. Kunin mo at buksan mo. Hindi siya kumilos para abutin yon. Si James na ang nagbukas. Isang napakagandang singsing ang laman ng box. Sa itsura pa lamang ay nahuhulaan na niyang mamahalin. Inilapit yon sa kanya ni James pero hindi niya inabot. Hindi ko matatanggap yan, James. Kumunot ang noon ng lalaki. Bakit naman? James, alam mo naman ang dahilan eh. Si Daniel na naman ba? Bakit? Binabawalan ka ba ng probinsyanong yun na tumanggap ng mga regalo buhat sa akin? James, please naman. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol dun. So binabawalan ka nga niya? Hindi naman. Ako mismo ang ayaw dahil magkasintahan na kami. Hindi na magandang tingnan na tumatanggap pa ako ng mga manliligaw. Saka ng mga regalo buhat sa ibang lalaki. Inis na napailing si James. Napakaswerte naman ang probinsyanong yun. Naiinggit tuloy ako. Napakagatlabi siya. Yun ang dahilan kung bakit problema ang tawag dito sa lalaki. Masugid niyang manliligaw si James. At tingin niya dito hindi basta-basta susuko o tatanggap ng pagkatalo. Ilang beses na niyang tinapat ito na walang aasahan sa kanya ay patuloy pa rin sa pagpanhik ng ligaw. Ang totoo ay una pang nanligaw sa kanya si James kaysa sa kasintahan niyang si Daniel. Naging kaklase niya ito sa college noong nasa third year siya at noon pa lang ay niligawan na siya nito. Nang makagraduate siya ay tinulungan siya nito na makapasok sa kumpanya ng pamilya. Kaya nga naging boss niya ang kapatid nitong si Enrique. Pwede naman sana niyang magustuhan si James. Napakagwapo nga nito at ang totoo, maraming babaeng nagkakandara pa dito sa kolehiyo. Matangkad at lalaking lalaki. Kaya lang ay isigolaki. Pabaya sa pag-aaral, kaya nga hanggang ngayon ay estudyante pa rin. Gayong ang mga kasabayan ay nakagraduate na. Mahilig sa barkada. Mahilig sa porma. Noong nag-aaral pa siya ay madalas niyang mabalitaang syota ito ni ganoon at ni ganitong babae. At kahit na nanliligaw sa kanya ay madalas pa rin niyang makitang may kasama itong kung sino-sinong babae. Masaya rin kasama si James. Kaya nga okay sana kung friendship lang ang habol nito sa kanya. Tingin kasi niya ay luluha lang siya sa lalaki kung ito ang mapapang-asawa niya. Ikaw naman kasi, ang dami namang nagkakagusto sa'yo. Bakit pinipilit mo pang sarili mo sa akin? Ikaw nga ang gusto ko. Saka una naman akong nangligaw sa'yo kaysa kay Daniel na yun ah. Kaso nga, siya ang tinitibok ng puso ko. Naningkit ang mga mata ni James. Nakita niya ang pagkuyom ng mga palad nito. James, maging magkaibigan na lang tayo. Ibaling mo na lang sa iba ang pagtingin mo. Ayoko ng kaibigan lang, Liza. Pabalang na sagot ni James. May kasintahan na nga ako. Shit, hindi pa naman kayo kasal. Pwede pa kitang agawin sa kanya. Natigilan siya. Nakadama ng bahagyang takot. Tandaan mo to, Liza. Akin ka. At kung hindi ka magiging akin, hindi ka rin mapupunta sa iba. James, tandaan mo yan. Halos pasigaw na sabi nito. Isinilid sa bulsa ang box at galit na tumayo. Dumiretso sa pinto nang hindi na nagpaalam. Sinundan niya ito hanggang sa tarangkahan pero hindi na siya nilingon ng lalaki. Pagkasakay nito ng kotse ay mabilis nang pinatakbo agad yun.
Naiiling na sinundan na lamang niya ng tingin ang papalayong sasakyan. Kakabaka ba siyang nagbalik ng bahay? Ngayon lang niya nakitang nagalit ng ganoon si James at natakot siya dito. Nausal niyang sana'y dala lamang ng kabataan ni James ang pagbabantang yon at hindi para totohanin. Papasok na lamang siya ng kwarto nang magring ang telephone. Sabik na dinampot niya yon. Hello? Lai? Umaliwalas ang mukha niya. Para siyang nabunutan ng tinig sa tawag na yon sa kanya. Si Daniel lang ang tumatawag sa kanya ng Lai. Akala ko darating ka, hinihintay kita. Usig niya sa kasintahan. Sorry, dumating sa bahay yung kausap ko tungkol sa ibinebentang pwesto sa palengke. Hindi na tuloy ako nakaalis. Ganun ba? Teka, bakit ganyan ang boses mo? Umiyak ka? May nangyari ba? Wala naman. Parang nanginginig ang boses mo. Are you sure you're alright, sweetheart? Yes, I'm alright. Pupuntahan kita bukas. Oo, ihintayin kita dito. O siya, sige, good night na. Good night. Heto ang kiss. Ikaw talaga, sige na. Sabi niyang napapangiti. Saglit lang ay pinawi ng pakikipag-usap na yon sa kasintahan ang takot na nasa kanyang dibdib. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng In the Name of Love. Ano kaya ang plano ni James para maangkin niya si Liza? Ang kasagutan, abangan niyo po sa susunod na mangyayari. Maraming salamat po.